ang pinakamaayo nga mayor. Pero walay makapildi sa ako sa kakusog sa ako ang kasing-kasing nga buhaton ang tanan sa ako ang trabaho. Ang swerte ng Pilipinas, may Sara Duterte. Because I am a witness of how she helped people. So yun mga boss, mayor pa man ng Davao City, si VP Inday Sara Duterte, ay marami na itong tinulungan mga boss na hindi alam ng media at hindi pinapalabas ng mga media mga boss. So may mabuting puso talaga si VP Inday. At ngayong Vice Presidente na siya ng ating Pilipinas, ay napakaswerte natin mga boss na mayroong isang VP Inday na totoong may puso, malasakit at mapapagmahal sa ating mamayang Pilipino mga boss. Ito ating tungayan. I met her in 1995. She was my classmate in college. We took Bachelor of Science in Respiratory Therapy at San Pedro College. Nakita ko na sa kanya kung gaano siya ka matulungin. As an RT student, we do the nebulization sa mga asthmatic. There are really patients na hindi talaga afford. So, hindi na ma-nebulize. So, pupunta siya sa head ng pulmonary department. May sample tayo na nebule. So, pag meron, ibigay. Sara spent 4 years of law school at the San Beda and her final year in San Sebastian. Alam ko talaga magdo-doktor. Kaya nga medical Especially when her mom got sick, she was really there. I don't want to be separated with my mom. That's why I built my house beside her house. Sara is authentic. Kita mo, hindi siya always nagsasalita. But when she talks, she means it. The female version of her father. That is the reason why she's very careful in her decision making. Because she is the family name Duterte. May reputation siya, may pangalan siya na kailangan protect. Hindi nakikita ng lahat ng tao yung tulong na ginagawa niya. Ang sitwasyon po sa aking anak, meron po siyang clip-clip. Hindi siya agad makadede kasi yung ano niya, yung sa bibig niya, lumalabas yung gatas patungo dito sa ilong. Sumingi po ako ng tulong kang Ma'am Inday. Oh, bakit ba ngayon mo lang ipanakita yung anak mo sa akin? Eh, dapat noon pa. Napakalaking tulong po talaga si Mayor Inday. Sa kapakarami ng problema natin sa buhay, minsan naisip natin na wala na talaga tayong malalapitan. Si Mayor Inday lang yun. Ang aking nilalapitan pagkat labi na gipit na kipit na. Gusto ko sanang lunatid kayo ng Sara ng personal, kunwari. Sabi ko, takita ko yung ID ko sa kanya. Kung saan ako ng disgrasya, sinabi ko lahat. He was operated in Manila for 4 times. Medyo hindi maganda yung result. Chenebes talaga lang ele na ano ba, Aurelia, si Art Chenebes tabla lang ele. Makarabya man na este bida ba, Sina? Kay, kami na tamang gadyo di suyo lisod. Sir, akit daw kayo sa taas. Gusto daw kayo nakausap ni Non Sara. Sabi niyo, anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sana hingi ng tulong na tangkotera. Huwag ka nag-alala, sasagutin ko yung gagastusin mo. Mga 800 to 900,000 na ang nagastos ni Mayor. You remember yung the C-130 crash? It was Mayor Sara's initiative to transfer the severely injured or wounded soldiers dito sa Davao. Hindi na siya kailangan sabihan. Kusa niya nang gawin. Congratulations, man. Salamat ako sa inyo. Dili ako ang pinakamaayo nga mayor. Pero
walay makapildi sa ako ah. Sa kakusog, sa ako ang kasing-kasing. Ngabuhaton ang tanan, sa ako ang trabaho. Ang swerte ng Pilipinas, may Sara Duterte. Because I am a witness of how she helped people.